So ayun na mga boss, no, pumili ako ng anti-marites na screen protector at napakasulit at magandang case ng iPhone natin. Binay ko lang to sa Shopee. So sobrang solid tagla at napakaganda. So legit na legit na anti-marites itong screen protector natin. So first, ang ginawa natin is tinanggal muna natin yung ano, yung naka ano yan, yung nakadikit na screen protector na andun, kasi sira na yun, maraming crack na. So tinatanggal natin ngayon, gamit lang yung malinis at matulis nating kuko, of course. So napakasakit ding isipin na yung mismong screen pala ng ano, ng LCD mismo pala ng phone natin ay siya mismong nag-crack na din. So kasi nahulog ito dati, isa sa mga rason kung bakit nag-crack din yung screen protector, di ko alam na yung mismong LCD pala ng phone natin is nasira na din. So yun, kinukuha na natin yung screen protector na nabili natin. And then meron siyang ano, dalawang wipes na nalakay doon sa nakalagay doon sa package. So merong nakalagay na number 1 at number 2. So yung gamit natin ngayon is yung number 1, yung Kolay Green. Yan ay wet wipes na alcohol ang ano diyan, ang nakapag-wet ng wipes na yan. So yan ang gagamitin natin sa paglinis ng LCD screen mismo ng phone natin, kasi ano yan eh, para mas maganda yung pag-apply natin later ng screen, di siya magbuhol-buhol, walang bubbles inside. So ngayon, linisin muna natin ng matindi para ano, walang mga dumi-duming nakadikit doon. At ngayon, since tapos na tayo sa wet wipes, dito naman tayo sa ano, dry wipes. So ito ay dry, yun nga, di basa. So para ano, yung screen, since nababasa siya kanina sa pag-apply natin ng wet wipes. So ngayon is yung dry na naman. So tanggalin natin yung ano, make sure din natin na ano, sobrang linis at ano, clear na clear talaga. So apply natin lang ng apply. Make sure natin na wala nang basa at wala nang dumi. O kahit sa ano, sa saang lugar or saang point ng screen natin. So ngayon, looking goods na yung screen natin. So tanggalin natin yung plastic na nakadikit sa screen protector, sa anti-marites screen protector natin na bagong bili. So tanggalin natin yun, sa kabilang side lang. Tapos apply na natin dun sa phone natin. So make sure lang natin na ano, siguro di siya pang one time lang na kuhang-kuha mo agad. Kasi sa akin, multiple times ko siyang in-attempt sa pag-apply ng screen protector na yan. So sometimes parang di natin gusto yung pagkalagay. Parang di wastong-wasto. Di saktong sa ano, sa yung sa screen ng phone. Make sure lang din natin yung camera andun talaga sa ano. Kasi itong screen protector na nabili ko is meron siyang ano talaga ng camera, na may butas siya for the camera at speaker. So yun nga, yun ang minimake sure natin na hindi siya natatakpan. So yun, tinatry natin ngayon. At once ma-okay na yan, wipes na naman natin, papunas-punasan na naman natin yan once ma-okay na. So ito, tinatry ko pa ulit. So ayun, mukhang looking goods na mga boss. So wipes na natin, para na talaga. Kung may nakita kayong mga bowl dyan or mga bubbles, try nyong i-wipe. Sometimes sa pagwa-wipes lang natin is ano, mawawala siya. So yun din ang nangyari sa akin. So yun na nga. Tapos ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga ka-legit yung anti-marites na ano natin, bagong bili nating screen protector. So binili ko to sa Shopee. Ipapakita ko dito sa ano, sa screen, kung magkano yung nababayaran ko dito. Okay? So yun na nga, nilinis ko na lang pati yung casing. Napakaganda talaga.
So turn on natin. Ayun. Yun na. So yun, oh. Di makikita nang nasa tabi mo mga boss, no? So especially if you're like sumasakay ka sa jeep, nagte-text ka, so nagda-dark sa paningin ng mga nasa tabi mo. Yung phone screen mismo, so di nila mababasa or may tinitingnan ka man. Okay? So napakaganda talaga mga boss, napakasulit at ito'y legit na legit. So very satisfied customer ako. So bigay ko sa inyo ang link dito sa post na to at yung presyo. Alright, thank you so much. Bye for now.